good morning, good noon, good afternoon, and good evening, everyone. Welcome back to my channel. Welcome back to Uncle Anime. Okay, we're done on that very sad kind of episodes of Voltes 5 Legacy. So now, andito na tayo, pero yeah, andyan pa rin yung tinatawag natin na sorrow and mourning ng, yeah, ng mga Voltes 5 fans, even me. Medyo di pa masyado maka-move on, but yeah, we need to move on and stand up as a warrior. Oh, parang ganun. Okay, pero yeah, okay, so we will have now your Voltes 5 Legacy Episode 18. And yung laking sorpresa ng ating nakita, merong ibang nag-vault in dito. Okay, so simulan natin dito sa pagpapakita na sa base ni Zardos at ng mga Buzanian sa ilalim ng tubig o underwater. Diretso tayo sa eksena kung saan pinagalitan lang naman ni Zardos ang kanyang mga general na sila Zul, si Draco, at si Zandra. At ayun nga, dahil nga hindi siya nasiyahan. Sino ba namang masisiyahan kapag natalo ka, di ba? Okay, so hindi siya nasiyahan dahil doon sa pagkatalo ni Vizanger sa laban ni Voltes 5. At ayun, kinoriente niya lang naman si Zul at si Draco dito. And then si Zandra, parang merong masyadong makikita tayong let's say bias, yeah, at favoritism. Pero sa akin dito is kahit ganyan kasi si Zardos, let's say meron siyang tinatawag na chivalry, okay, which is kahit anong gawin ng babae, babae pa rin 'yan. So yeah, he have a respect towards Zandra, and we know why, because yeah, we will know more why mamaya. Okay, kung kinoriente si Zul at si Draco, si Zandra parang tinanggal na lang ng parang tela dito, and then tinutukan ng espada, and yeah, inakay niya pa ito patayo nung nangako si Zandra na kaya niyang ibuwis sa kanyang buhay para kay Zardos. And yeah, I think we will really find that it's like a death flag for Zandra, kasi for those who watch anime, talaga mangyayari yung sinabi ni Zandra sa kanya. Yung mangyayari at mangyayari talaga yan. So, that will be on the last episodes na ng Voltes 5, okay? At ayun, magpaplano na naman sila sa isang panibagong pagsalakay, which is gagawa sila ng bagong Beast Fighter, okay? And then, punta tayo doon sa part kung saan, still mourning ang mga Armstrong Brothers dito, at talagang napupunta ang lahat ng hatred at lahat ng pagsisisi, or may sinisisi sila, at lahat na yun ay napunta kay Steve. Kasi nga, sana bumalik na lang sila sa Camping Falcon ang sinabi ni Dr. Smith at ni General Robinson na dapat na silang bumalik, at then si Big Bird at same with Little John. But yeah, it happened. What happened already? So, wala tayong magagawa. Yun talaga. Pero, yeah, hindi mawawala sa utak ni Steve yan. Na pwede niyang, kahit sarili niya, pwede niyang sisihin sarili niya. Kasi nga, siya yung leader. Siya yung may control. Yung sabi nga yan na Roger, tapos nag-silence sila lahat. Tapos sinabi yung Roger, parang napilitan na lang talaga yung mga Voltes 5 team. Na, yeah, sige, sabay kami sa gusto mo kasi ikaw leader eh. Okay, so subordination yun kapag hindi ka sumunod sa kanila or sa leader nyo. Pero ito nga, naisisente si Steve ito dahil sa pagkamatay ng kanyang mama. Yung bracelet na sinabi ko last time, akala ko yun yung magiging suot-suot ni Mary Ann during sa pangyayari yun. Pero ang nangyayari pala, mas malala pa. Hindi niya naibigay yung dapat na ibibigay niya sa mama niya nung birthday. At yeah, andun pa rin yung pulseras or bracelet na yun. And then, here we go with the girlfriend thing of Eva. Nagpakita siya dito, at yeah, sa tingin ko pa nga magsusupport siya sa nararamdaman ni Steve, kasi nga it's Steve's girlfriend. So yeah, sana maging support siya, pero dahil sa nalaman nga niya about sa crash ni Steve kay Jamie, ay nagdesisyon si Eva na umalis na lang sa Camp Big Falcon. And parang nawala na yung parang excitement ko about kung anong gagawin nila kay Little John. Kasi nga, bakit si Little John yung napasok dyan? So, parang mawawala yung ganong eksena for me. Kasi yung matitira dyan sa Camp Big Falcon, siguro hindi ganito klaseng kalupit na talagang may hinanakit kapareho dito kay Eva. Okay, so ayun nga. Pero ang nakakainis lang na part na ginawa dito na Eva is talagang itinoon niya pa sa boyfriend or ex-boyfriend niya na
na aalis siya at magsasabi ng mga ganun na sa time ng napaka-dilim na time ni Steve dahil nawalan siya ng ina. Sabi nga ni Steve, yeah, hindi kita pipigilan pero sana huwag naman ngayon. Sana palipasin mo na or tulungan siya na maging okay siya pero hindi. Talagang gusto niya nang umalis dahil nga lang sa selos. Pero yeah, we cannot deny also that Steve has a fault for this because yeah, may girlfriend ka tapos mag ano-ano ka, mag-i-echos-echos ka ng ibang babae which is not a good also. It's like a red flag also. Tapos sabi nga niya dito na nagkagusto lang o ano lang pero hindi naman ganun. Ano-ano pa yung sinabi niya, explanation. But the point is, nagkagusto ka sa time na meron kang karelasyon. So, it's bad also. So, mga teenager dyan, huwag yung sundin si Steve ha. Masama yun. Pero at least, si Steve din, inamin niya naman. Hindi naman siya nag-deny or nag-justify pa siya sa self niya for those mistakes. Okay? So, yeah, it's also okay. Medyo okay na medyo hindi yung nangyari na ganun. Pero, ayun. Pero ang point na talaga dito is, bakit ginawa yun ni Eva sa point na ganito rin yung naranasan ni Steve right now. Okay? So, ayun nga. So, hindi napigilan at yeah, umalis si Eva sa Camping Falcon. But, hindi pa rin nakita talaga kung umalis ba talaga o hindi. And then, nag-report na si Zardos kay Jomfrey Zabajil. Okay? So, ang nangyari nito is, kinompare niya pa si Zardos sa kanyang ama na si Rutgar. At galit na galit naman si Zardos dito. Hindi niya daw pinatay ang kanyang ama para lamang ihambing siya dito. Okay? So, ayun. Galit na galit si Rutgar, pero alam niya naman si Zabajil, ang gusto niya talaga is more on fame at dapat panalo ka parate. At ayun, so hindi pa niya siya makakabalik ng Busan kasi hindi niya pa nasasakop ang Terra Ertu. And then, we go to the scene kung saan nag-vote in si Zandra at Zardos. Okay, so iba naman to. But we have here what we call the one-sided love. Yeah, one-sided love talaga. But I know it's not just one-sided love at the last part. Kasi I know Zardos will appreciate the love from Zandra. So we can say here, even they are aliens and they are Busanians, hindi lamang talaga puro pananakop o kasakiman ang nasa puso sa katauhan nila kasi marunong din silang magmahal, masaktan. Same with Zandra. Kung saan nung sinabi ni Zardos na tanging ang emperor lang at ang Busan ang makakaangkin sa kanya at hindi si Zandra o sino man. Okay, so talagang brainwash si Zardos dito na talagang yung life niya para talaga sa Busan at sa kasiyahan ng emperador. Kahit anong gawin na ganyan-ganyan ni Zandra kay Zardos, talaga hindi niya makakangkin si Zardos. At nakakaawa lang sa last dito na talaga kahit nandun sila sa part ng lugar na yon, pero parang meron pa rin silang gap na, yeah, you are just my head general and I am your boss, so wala kang magagawa sa akin. Okay, so ayun, then after that is napunta tayo sa scene ko saan sa puntod ng mama nila Big Bird, Little John at ni Steve. At nakita nga dito yung pakikiramay ng mga kasamahan nila at yung mga militar din na nasa Camping Falcon for Mary Ann Armstrong's death. So ayun, ang iba lang dito is bigla pumasok naman dito si Mark. It's a little bit just a confusing part dito. Na biglang pumasok si Mark dito sa scene na to na I don't know, parang walang build up na ganun ni Mark yung puntod ni Mary Ann na sinabi niyang sige, umiyak kayo o mag-mourn kayo dyan na wala naman to dyan nanay nyo. Peke naman yung libingan niya. Yeah, we understand that Mark is the Mark here on Voltage 5 Legacy hates mother. Pero yung pagpasok niya talaga, parang medyo awkward, weird yung ganun para sa akin. I don't know. It's the acting for me. Pero after no, nang na-build up na yung part na yun, which is nagsuntukan na sila ni Steve, doon na, naintindihan ko na. Okay, so, dito na part na to, yung sinabi ko last time na doon sa anime na kinompare ko. Sinabi ko doon na ang ginawa doon ni Mark Gordon is parang matulungan si Steve na ma-release yung sakit na ramdaman niya for the death of her mother. Pero dito iba eh. Talagang parang walang sense lang talaga si Mark para sa pagkamatay ni Mary Ann Armstrong dito because of his history about mothers.
kasi para sa kanya is iniwan talaga siya ng mama niya. And then, which is binulgar yun ni Jamie. So, as I said, Jamie will be the neutral of the group. At siya yung nagpapagitna na para i-explain ang lahat. Pero for me, tama din si Steve doon. Na sinabi niya na kahit na maiintindihan natin, let's say naiintindihan natin yung isa't isa, talaman namin yung past ni Mark na ganito siya. Wala siyang karapatan na bastusin o bigyan ng ibang, let's say, kahulugan. O ibunto niya yung sakit na naramdaman niya sa ginawa ng mama niya sa mama ni Steve at ng mga Armstrong Brothers. Kay wala kang karapatan na pagsabihan na hindi maganda yung patay, lalo na nandun din yung yung mga namatayan. Okay, so it's very foul. Okay, so hindi din yun nararapat na gawin. Okay, pero yeah, it's better also to understand each other, which is kasi nga team sila eh, it's a team. So ano mangyayari sa kanila kung walang silang coordination, hindi sila magkakaintindihan, no understanding during the fight? So ang mangyayari, sila rin yung tatalo sa sarili nila. Okay, so ayun, gusto lang talaga ni Jamie na maintindihan ng lahat sino si Mark at maintindihan din ni Mark kung ano nangyari sa Armstrong Brothers. So ayun, after that, sinundan naman ni Jamie si Mark doon sa kanyang cabin. Yeah, let's say cabin pa rin yun, hindi ko alam. Let's say cabin or let's say barracks, ano pa ba, kwarto, room, which is mayroong open and close the door. Sila na talaga, voice activated yung lugar na yun. Sumunod si Jamie doon sa kwarto ni Mark and then nag-usap sila ng sandali. At isa pa sa nakita ko dito na let's say details dito sa kwarto ni Mark is meron siyang parang painting na M sa likod ng kanyang or sa taas ng kanyang kama. So it's like talagang masasabi mo na kay Mark yon, may letter M eh. Tapos yung scene pala dito, I think this is the scene of episode 3 sa anime na yung maliligo si Mark and then naghubad siya, pero dito hindi pinakita. Okay. And then, yung talagang scene na, ito yung nag-breakdown ng parang mourning ko or mourning ng mga fans about sa pagkamatay ni Mary Ann Armstrong. Yung sabi ni Jamie na, may tinatago ka talaga dyan, sakit dyan sa dibdib mo. Tapos sabi ni Mark, gusto mo bang makita ko ano na sa dibdib ko? Tapos inopen ni Mark yung zipper niya, tapos kilig-kilig moment naman yung iba dyan. Tapos may nakakita sa kanila na crew ng Kambing Falcon, which is, I know, magiging chismis yan at makakalat na naman yan. At ano naman yan sasabihin, nailan si Steve, tapos si Mark, talagang merong magiging ganyan, which is talagang i-build up ng mga writers ang love triangle ni Mark, ni Jamie, at ni Steve dito. At yan, I think this is the start of that kind of story. And then, after that is napunta na tayo doon sa pagpaplano ni Zardos, ni Zul. Wala si Zul dito, pero he is part of the plan for this one because siya naman yung gagawa ng Beast Fighter. Si Zandra and then si Draco. At ang nakaganda dito, I know it's a little bit disappointing na hindi si Bonzaurus yung susunod. Kasi in-expect talaga ng mga manunood noon ng Voltes 5 Legacy na magiging, let's say, chronological. Kahit merong maskipan, pero hindi naman ganito kalayo daw. Pero yeah, the next Beast Fighter is Gardo. And then, they made this Beast Fighter is also to honor Japan of letting us use or make a live action for Voltes 5. So, kasi dito sinabi ni Draco na nagsaliksik siya at nakita niya na yung pinakamalakas na sandata ni Voltes 5 dito is yung kanyang laser sword, which is espada. Ang nakita dito na paraan ni Draco is gantihan din si Voltes 5 ng espada din. So, ayun. Sino pa bang mga magagaling gumamit ng espada? Siyempre, taga-Japan. At sino sila? Ang mga samurai. So, dito binis ni Draco si Gardo, which is doon sa anime, hindi siya ganito. Talagang white lang siya. Isa talaga siyang Busenian na ginawang Beast Fighter. Pinalaki siya. Literal. Kasi yung nakita siya noona is talagang maliit siya. Kasay siya ng mga Busenian. Tapos dito, pinalaki siya. Naging isang Beast Fighter. Pero dito sa Voltes 5 Legacy is robot siya na merong tema ng pagka-samurai at yung mga lahat na mga ideya or tactics is samurai tactics din. And then, ang ganda lang na may pinapakita na mga sa screen na parang plan nila for making Gardo. Okay, so it's an addition for that. Okay, so ayun lang yung ating Voltes 5 Legacy episode 18 natin.
for me, for this part or for this episode, talagang ano lang, it's the time na maging tahimik muna sang sandali yung Voltes 5. Especially na dahil namatayan sila. So it's like this part is for mourning. Mourning for a mourning and showing sorrow and grief for the death of Mary. And after that, meron talagang icebreaker na, oops, tama na yung mourning and yung sorrow, tama na yung ano natin, pagiging negative natin about Mary Ann's death. Let's move on. Okay? So ayun na yun, yung kay Jamie at kay Mark, and then yung pagpaplano ni Zardos at ng mga Bosanian for the next Beast Fighter. So ayun lang. Again, CGI, no problem. Writing, no problem. Lahat-lahat. I think it's okay. No problem. Hindi lang masyadong mataas ang episode 18. Mataas yung level. Pero yeah, it's also another one of build-up. It's a build-up again of another part of Voltes 5 Legacy story. Okay? So ayan lang yung ating episode 18 natin. And yeah, medyo kalma tayo ng konti sa paggamit ng mga scene kasi meron na nangyari about kay Nico David, the copy strike na nangyari sa kanya, and then yung isa pang YouTuber na nalimutan ko yung name niya. Pero yeah, so let's just be very careful, especially na sa mga iba ring mga YouTubers na gumagamit or gumagawa rin ng Voltes 5 Legacy reviews, reactions, especially na yung gumagawa ng mga live. Medyo hinahinay at be careful for that. Pero yeah, it's a different video for the next time kasi baka ano natin yan, pasadahan natin yan ng content next time. Okay, so that's it for now guys. Thank you so much for watching. Thank you sa lahat mga nanonood at nag-subscribe at sa mga manunood pa sa aking mga susunod na mga content for Voltes 5 Legacy at sa iba ko pa mga segments, marami pa dyan. Okay, that's it for now guys. Thank you so much. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, and good night. Jake Delapas signing off. Uncle Anime signing off. Bye-bye.